Ayon sa panulat ni Dr. Cerizal na La Indolencia de los Filipinos, isang artikulo na ipinablish sa La Solidaridad noong 1890 sa Madrid, bago pa man dumayong mga Espanyol sa ating bansa, ang Pilipinas ay mayroon ng komunidad na biyasa sa pagsasaka at pakikipagkalakalan. Pero ano nga ba ang kasaysayan ng komunidad na ito? Alamin natin. Noong 1405, ang China na nasa ilalim pa ng Ming Dynasty at ang ating bansa ay lumagda sa isang treaty upang patibayin ang relasyon ng dalawang bansa. At dito, tinawag nilang ating kapuluan na East Kingdom of Sulu. Ang East Kingdom of Sulu ay nabuo bilang isang komunidad at naging isang bansa. Ang teritoryong nasasakupan nito ay grupo ng mga isla mula sa Spratly Islands hanggang sa malaking bahagi ng Mindanao na sa kasalukuyang panahon ay nahahati-hati na sa iba't ibang political territories. Noong 1987, ang Sulu, Basilan, Tawi-Tawi ay tinawag na bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao or ARMM. Ang Zamboanga Peninsula naman na binubuo ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, mga syudad sa Zamboanga, Pagadian, Dibolog, Dapitan at Isabela ay tinawag na Region 9. Ang Palawan at Puerto Princesa naman ay tinawag na bahagi ng Region 4B. Sa kasamaang palad, ang Saba at Spratly Island ay patuloy na inaangkin ng Federation of Malaysian States at People's Republic of China na bahagi ng kanilang lupain. Na isa namang malaking pagkakamali dahil noon, ang Saba at mga isla ng Spratly ay pag-aari ng mga tao na kung tawagin ay Tausug. Ang Sultanate of Sulu ay isang makapangyarihang bansa noong unang panahon at dahil dito, ang buong kapuluan ng Pilipinas ay napasailalim sa impluensya nila. Ang mga taong naninirahan dito na kung tawagin ay Bangsa Suluk People o mga Tausug ay biyasa sa pagsasaka, pakikipaggalakalan at pakikipagdigma. Ang maituturing na yaman nito ay bunga ng napakaganda nilang geographical position na naging pangunahing ruta ng mga mangangalakal at biyahero noon. Ang Spratly Islands, Palawan, Saba at mga territorial waters nito na Sulu Sea at Mara Gulf ay naging sentro ng kalakalan sa Timog Silangang Asya. Dahil dito, nagkaroon ng kapangyarihan ang Sultan ng Sulu na gawing malaya ang kalakalan at magpatrolya sa rehiyon. May mga pirata kasi noon na nanghaharas at nagnanakaw sa mga biyahero at mga ngalakal. Dahil sa malayang kalakalan ito, naging bukas ang rehiyon sa iba't ibang lahi na gustong makilahok sa lumalaking kalakalan. Dito nagsimulang makilala ng mga taga-bangsa Suluk ang pananampalatayang Islam. May mga mangangalakal na Arabong Muslim kasi noon na dumaraan sa Saba at nakararating sa Hulu Sulu, ang dating kapitolyo ng Sulu Sultanate. Dito nagsimula ang pagkilala kay Allah. Pero hindi lumaganap ang pananampalatayang ito sa Visayas at Luzon dahil sa pagdating ng mga Espanyol noong 1521. Ang mga bangsa Suluk people o mga Tausug ay mga makabayan at masisipag pag na tao. Ang pangunahing kinabubuhay nila ay pagsasaka, pagnunyog, pangingisda at pearling. Ito ang kanilang kinakalakal dahil ang kanilang karagatan at lupain ay sagana sa likasyaman. Sila ay mahigpit na sumusunod at nagpapatupad ng Sharia law o ang batas ng banal na Quran. Dito nila binabase ang kanilang moral code of conduct, social way of life, economic progress and equity, political ethics and values, military strategies, function and responsibilities, foreign affairs at religious development. Ito ang dahilan kung bakit ang government structure ng Sulu ay nag-uumpisa sa sultan bilang spiritual and political head sa pamahalaan. Ito ang katumbas ng head of state sa panahon natin ngayon. Sumunod ay ang kadi. Siya naman ang namumuno sa religious council. Siya rin ang tumatayong tagapayong legal ng sultan. Ang korte suprema ang katumbas nito sa ating panahon ngayon. Ang chieftains, gaya ng panglima at maharaja naman, ang nagpapalakad ng administrative functions at political affairs para sa pamahalaan. Ang kanilang religious affair naman ay pinamumunuan ng imam. Siya ang tumatayong ministro ng religious at spiritual needs para sa mga mamamayan at nagiging tagahatol din sila kung may paglabag sa Islamic doctrine. Sa pagpasok ng pamahalaan ni Rahabaginda, nagkaroon ng reorganization ng pamahalaan. Ang mga sumusunod ay ang kanilang napagkasunduan. Una, ang lahat ng dalampasigan sa isla at lahat ng teritoryo sa loob nito hanggat nararating ng alingaw-ngaw ng Royal Gong ay ituturing na personal na pag-aari ng Sultan ng Sulu. Pangalawa, ang mga nalalabing isla ay paghahati-hatian at pamamahalaan ng mga dato at kanilang nasasakupan. Pangatlo, hinati ang kabuuan sa limang distrito, Amparang, Pansol, Lati, Litong at Look. Ang limang distritong ito ay pangangasiwaan naman ng panglima sa bandal at tanging ang sultan lamang ang may karapatang magtalaga rito.
pang-apat. Ang limang distrito ay hinati-hati pa sa maliliit na dibisyon. Ang mga ito ay pamumunuan naman ng mga sumusunod na Panglima, Maharaja, Laksamana, Panuka, at iba pang mga pinuno. Ang lahat ng ito ay sinang-ayunan ng pamahalaan ng sultan. Dahil sa ganitong organisasyon, ang Sulu Sultanate ay nagkaroon ng matatag na kapangyarihan dahil napagtibay ang kaayusan at batas nila. Bunga nito, nagkaisa ang kanilang pwersa para magkaroon din ng impluensya sa labas ng kanilang teritoryo. Lalo pang lumakas ang kanilang katayuan dahil sa mga elemento ng Islamic doctrine. Ito ang naging ugnayan nila sa iba't ibang bansa sa Asia, ang pananampalatayang Islam. Ang magandang ugnayan ng Sulu Sultanate sa iba't ibang bansa ay hindi lang nanatili sa Asia. Ang patunay nito ay ang pagkakaroon nila ng diplomatic and trade relation agreement sa mga bansang Spain, Great Britain, Holland, Germany, France, at Amerika. Ang Spain ay may 8 treaty na nilagdaan sa Sultanate of Sulu. Ang sinasaad nito ay ang paggalang at pagrespeto sa kasarinlan ng Sulu. Ang 8 tratadong ito ay nalalagdaan mula 15th century hanggang 18th century. Ang Great Britain na sa loob lamang ng 16th century ay may 5 treaty na sa Sulu Sultanate. Ang Holland ay mayroong 3 treaty at ang Germany naman ay may isa. Ang France ay mayroong lease treaty para maupahan nila ang maloso sa Basilan at ito ay sa ilalim ng kasunduan ng Sultan ng Sulu noong 17th century. Ang United States ay mayroong peace treaty sa Sulu Sultanate noong 1948, noong 1899 at noong 1915. Ang sinasaad noong 1915 na treaty ay ang pagkilala ng United States sa soberanya ng Sulu Sultanate na may edad na 400 years old. Ang kasunduan ding ito ay ang nagsasaad na ang Sabah ay buong-buong pinauupahan ng Sulu Sultanate sa British North Borneo Company na nagninegosyo noon sa Malaysia. Ito ang patunay na maski ang Amerika ay kinikilala ang Sulu Sultanate bilang legal na may-ari ng Sabah. Sa kasalukuyang panahon, ang pamilya Kiram na royal family ng Sulu Sultanate at mga Tausug ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang karapatan sa Sabah mula sa pagiging makapangyarihang bansa. Tila isang laro ng kasaysayan ang kanilang pinagdaraanan ngayon. Ang mga Tausug ay ang pinakaunang Pilipino na umapak sa ating bansa, kung kaya dapat natin silang suportahan sa layong mabawi ang kanilang lupain upang mapagpatuloy ang makulay nating kasaysayan. Talaga namang napakaganda at napakakulay ng kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutang i-like and i-share to sa mga kaibigan mo. At kung gusto mo pa ng ganitong videos, huwag mo kalimutan mag-subscribe dahil marami pang parating na bagong videos dito sa Learning Express.